Hindi ko talaga inaakalang hahantong kami sa pagiging magkasintahan and eventually maging mag-asawa. Year 2015, nung una akong inalok ni Toto ng kasal, I was only 18 years old then. So, I immediately said no doon sa mensahero na pinapapunta niya sa bahay. Bukod sa napakaganda niya, nakitaan ko kasi si Sharifa, nakababang loob, malambing at napakabait. Higit sa lahat, ay takot kay Ala at madasalin siya. Kaya noon pa man, nagustuhan ko na siya. At ilang beses ko na rin inalok ng kasal, pero lagi naman niyang tinatanggihan. Hindi ko makakalimutan nung una kaming nag-usap sa telepono. Talagang nakiusap ako sa kanya na tigilan na niya ako dahil hindi pa ako ready at marami pa akong gustong marating sa buhay. So ayoko pang mag-asawa. Eh kaya sabi ko, kung pwede maging magkaibigan na lang muna kami para mas magkakilala pa. Pumayag ako sa alok na friendship until finally pumayag na rin ako makipagkita sa kanya. 2016, nung pumunta siya sa lugar namin sa Libak, kumain kami sa isang napakasimpleng resto. So, doon, yung first impression ko sa kanya talagang napahangan niya ako. Dahil kahit na napaka, alam naman natin kung ano siya sa politika at kung anong estado niya sa buhay, eh nakita ko talaga kung paano siya kumain ng napakasimple, napaka-humble niya, simpatiko, magalang, marespeto at kapansin-pansin din ang kanyang pagiging relihiyoso. Doon na nga nagsimula ang aming connection. Lagi magkaibigan kami, nagtatawagan, nagkakamustahan gabi-gabi. 2018 pa lang, may premonition na ilang matatanda sa amin ni Toto. Naalala ko noon nung nag-judge ako sa matalam, may isang matandang lalaki na biglang lumapit sa akin tapos sabi agad na si Kong Toto raw yung mapapangasawa ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na magpapakasal lang ako sa kanya kung talagang mahal ko siya at hindi dahil kung anong meron siya. Matagal-tagal din bago nasundan yung pagkikita namin ni Sharifa hanggang noong 2019 muli kaming nagkasama sa Inaul Fashion Show sa Buluan, Maguindanao. Napaka-memorable sa akin ng araw na yon dahil yun yung unang beses na hinalikan niya ako in front of the crowd pero sa cheek lang naman. For me, it was a friendly gesture lang naman yun eh. Pero syempre, bilang papakita na rin na hindi pa rin nagbabago ang pagtingin mo kay Sharifa, eh kaya hinalikan ko siya sa cheek. Toto has always been there to support and guide me. Nung mga panahon na ang dami kong bashers dahil nga isang Muslim na pumasok sa larangan ng beauty pageant, si Toto ang isa sa mga taong nagpapalakas ng aking loob. Lagi niyang sinasabi sa akin na magdasal lang, magsabar, patibayin at palakasin ang aking loob. Lagi din niyang sinasabi na huwag gumante at magsalita ng masama sa kapwa sapagkat yun ay hindi kautusan ng mahal na Allah. At malaking katangian ng pagiging isang Muslim ay nandoon ang salitang sabar. Hindi naman kasi nila kilala si Sharifa na tulad ng pagkakilala ko sa kanya at hindi rin nila alam ang buong istorya sa likod ng pagsali niya sa mga pageant. Maganda at mabuti ang kanyang hangarin para sa kanyang pamilya at para mapaunlad ang sarili. I did what I needed to do to support my family and I did what I thought I'd do best. Nagbunga rin naman. So I was crowned Mutiya ng Pilipinas 2018 and Miss Asia Pacific International 2018 on that same year. Isa rin si Sharifa na napupusuan ng mga organizers na ilalaban sa Miss Universe pageant. Pero pinalagpas niya ang opportunity na yon just to finally settle down with me. She's a simple, modest, and humble woman. Di niya tinitingnan kung anong meron ako o kung ano ang luhong may bibigay ko. Mas matimbang sa kanya ang pagmamahal at totoong malasakit. Bukod sa nakamit kong karangalan ng maging Miss Asia Pacific International, isa talaga sa biggest dream ko ang sumali sa Miss Universe pageant. Ngunit di man natupad, no regrets because right now,
I am wearing the greatest and most special crown of all to be Mrs. Sharifa Akil Mangudadapo. Pinapanalangin ko noon na sana ay mapupunta ako sa isang lalaking nasa kanya ang katangian ng isang tunay na Islam. Ang ibig kong sabihin ay nasa kanya ang tinatawag na simba kanu Allah subhanahu wa ta'ala na may takot sa mahal na Allah. Kaya naman, nakita ko rin kay Kong Toto ang kabutihang loob, kabaitan, respeto, at higit sa lahat pagpapakumbaba. Aside sa napakamasabar niyang tao, napakaaliwalas din talaga ng kanyang puso. Yun ang sobrang minahal ko at sobrang hinangaan ko sa kanya. Bibihira na lang kasi yung mga taong ganyan sa mundo, kaya napakaswerte ko at sinunod ko ang aking puso na mahalin siya. Yung tapang ni Sharifa, pambihira sa kabila ng lahat ng hamon at mga masasakit na salitang ibinato sa amin, hindi siya sumuko. Hindi niya ako iniwan. Para sa akin, yun ang tunay na pagmamahal. Naniniwala ako na ang lahat ng nangyayari ay isang bahagi ng malaking plano ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ay mga simpleng tagasunod lang ng kanyang kagustuhan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang aming naging gabay at sandigan. Sa pamilya ni Toto, hinihiling ko sa inyo na sana ay bigyan ninyo ako ng pagkakataon na maipakita at maiparamdam sa inyo ang tunay na pagmamahal ko kay Toto. Hayaan ninyo akong mahalin siya at alagaan sa abot ng aking makakaya. Para sa pamilya ni Sharifa, patawad ko ngayon lang kami lumantad at nagpahayag ng totoo naming estado. Paumanhin din sa lahat ng nagmamahal kay Sharifa na matagal ding naghintay ng kumpirmasyon at kasagutan. Sana sa pamamagitan nito ay masagot na ang lahat ng mga tanong upang makapamuhay na rin kami ng payapa at pribado. Sana ay maintindihan ninyong lahat na hindi madali para sa amin ito. May mga tao kasing ayaw naming masaktan, may mga relasyong aming iniingatan at may mga buhay na aming pinapahalagahan. Naghintay lang kami ng tamang pagkakataon at ito na ngayon. Sa uling pagkakataon, nais kong linawin na hindi ko naging kalaguyo si Sharifa kailanman. Pinakasalan ko siya at buong puso akong naniniwala na tinanggap niya ako bilang isang asawa dahil mahal niya ako at hindi dahil sa aking estado. Maraming salamat sa inyong pangunawa at suporta. Salamat sa inyong patuloy na pagmamahal, respeto at pagtanggap sa akin at sa aking asawang si Sharifa. Pagpalain nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala.